of the toe, because you get your knockdown up against that fanning. This is a risky play by TNC Pro Team, but it could work. And what you were mentioning right from the start, diba? They were playing it a bit on the safe side. No, game number one. Now they're going all in on the risk. That's just crazy, bro. like all in and out. Hey, that's a sudden surge. You know what? We have Crown Controls from the I Am Offended and Jendin, Yungwei, the Dragon. At some point, we'll find a way to catch that Fanny. But in terms of this lineup, it seems like TLPH has more of the ways in executing. Yeah, and alam mo, bakit ka natin yung nangyari no week 1, no? The tendency is, yung Cho maka-cancel yung animation ng Way of the Dragon because what, we have an Edith, we have a Grock na kayang mag-wild charge agad. So yun yung kailangan i-watch out for ng TNC. Well, we're about to find that out whether or not TLPH will get the victory or whether or not TNC will take it. Casters, basa. Salamat sa ating mga kasama dyan sa Infinix Game Tambayan at hindi na rin kami makapaghintay. Masasaksihan lang naman kasi ulit natin ang Fanny ni Karurito at ang Ling ni STZYZ coming into game number 2. Pero eto na naman tayo sa kung anong tumatak sa pinag-usapan nila doon sa anong, ah, sige, anong, sa version na to nang usap nila, ano naman na tumatak? Para sa akin, ay yung dami ng posibilidad na pwede mong makuha mula sa side ng TN or TLPH. Pero gusto ko kasing, oh, di ba, hello muna. Ah, sige. Oh, ayan. Tapos gusto ko kasing samahan yun ng kaunting pagtingin din sa lineup ng TNC na parang kung global map presence kasi yung usapan, talamak sa lineup nila yun eh. No? Oo nga, no? Parang laging ganun, no? Kung may option lang din, ay dediretsay na nila pag nagkataon. Kaso parang ang hirap pag ano, mag-luhi, pagka, ano ka, pagka may kalaban kang Fanny. Ganun din naman. Ay hindi, tingnan natin. Sabi din ng mga panel natin, depende kung paano kukuntay nyo sa Asper, yung nga si Daddy JP ay makakatakas. At sabi ni SDCYZ, sige, wag na lang muna ngayon. Ang tawag po doon ay the Cyclone Eye Onward Combo. Yan! JP. Kung hindi dahil doon ay napaalanganin na siya sigurado dahil si Escalera for this game ay nagiging very aggressive muli sa kanyang paggamit ng Q. At maasahan mo naman din kasi, no, na matagumpay na pwede niya talagang i-deny dito yung aggression from TNT. Kasi ang Q nung magmula nung na-adjust, ang ganda talaga niyang pang-early na pang-poke-poke at pang-dikit-dikit lang dito sa mga players ng TLPH. Pero siguro, higit pa dun sa kung ano mang pinag-usapan natin, ang interesting din makita yung shake-up in a sense na si Sanford naman ngayon ang may hawak nung Grock. Oo, parang nag-iba na talaga ang panahon ngayon. Yung mga heroes na akala natin na sa specific lane lang ay depende na sa team kung paano nila gagamitin. Oo. So sobrang dami natin magiging discovery after nung laban na to kung paano yung magiging rotation nila now that Cozen is using Ruby, si Sanford ay gumagamit ng Grock. Yep. Hindi naman siya sa tipong very unusual pero iba kasi yung tempo na asa-asin yung mga gamit mo. Si Kuya Escalero natagpuan na nandun. Naku. Ano? Shinichi? Oo. Hindi muna niya ipagpapatuloy ang kanyang pinaplano. Dahil nga ay nakita siya doon sa bandang likuran. Kaya ngayon ay magre-reposition na lang muna ang mga players ng TNC. Including Escalera, pero nakahanap yata siya ng magandang pwesto ha. Doon sa bandang gitna, meron yata silang nakuha at si Sanji pa. Oo, naku, napaka-crucial pa naman din sana ng kanyang spawn panagkataon. And JP nandun at napapaligiran ng mga players ng TNC. Dumarating na rin si Sanford, meron pang wild charge. Escalera is down! Saka may dito ni JP. Pero mapapalitan din naman dito ni Hatred, nagkabawian lang doon sa bandang yun. Ang daming ano ha, ang daming battle spells na burn doon sa nakita nating palitan dito sa right mid bush. Yung mga flickers ni Sanford at ni JP, ni Hatred at ni Hits. So, paano mo kukuhain yung advantage dito sa turtle objective? Dahil so far naman, si Hits pa lang ang narito. Kaso nakapwesto na rin kahit paano sina Sanji and Carl TZ. Saktong-sakto, may level 4 na lahat ng mga nakikita natin. Pero teka lang! Ay! Medyo nabitin saglit. Pero sisipay pala is karabi Carl TZ. Saktong-sakto! Isinubod doon sa kanyang mga kakampi. So, wala ngayon ang jungler na sa TLPH. Napaka-perfect timing para sa TNC. Nasimula na yung turtle. Pero parang hindi yata papayagan dito na TLPH. Oo, nagpaparamdam pa rin si Sanford. Dominators to set. Naku, ginamit na rin ni Sanji. Naku po, na-reset na naman. Para i-reset na naman yung turtle natin. First turtle pa lang ito ng laban natin. Bigla na dumating. Hindi na si Cartesi. Meron pang wallet doon. Sanji's gonna be down. Ginamit na rin ward charge at si Hits ang nandun sa harapan. Naku, pero Carl TZ, kailangan maski yung objective ay makukuha raw niya. Ala! Very cutie na ko. Maaabutan niya ba si Hits? Ito na, tumatakbo na siya. Like and bounce!
grabe naman talaga from top lane napunta dito doon sa maybe after ng turtle para lang makasecure ng kill against the TNC. So tuloy-tuloy lang ang aggression ngayon na ating dalawang teams habang si Kozen ay nag-aano lang pala ng plates. Alam mo, sa taas. Ay! Ay! Munti ay, ka na! Ay! Ayan na. Napapaano tayo ha. Kung ako lang, sa totoo lang, yung dynamics nung nagiging laban natin ay nakakagulat tantsahin. Mm-hmm. Kasi maski yung mga kanina nakikita nating attempts from Escalera, naakala mo yung Way of the Dragon ay i-commit na niya. Hindi pala, no? Hindi pala. Kasi pag lumipad si Cartiz, siya ang i-Way of the Dragon ko. You are wrong. Oh. Ito yung game plan. Never let them know your next move. Never. Yan pala yung, ayan, akala natin nag-shoot po lang. Dumiretso pa ng Way of the Dragon. Kaya si JP na dun sa harap, pero makakapag-shoot po out. Oh. Pero hindi na yata dahil nakaabot na yung mga cable dito ni Cartiz. Minus one ngayon ang TNC. Naku, nanggigil yata doon si Carl eh. Feeling ko, kanina medyo, kanina, dinadaan mo sa gulat eh. Oo, sumipa ka na pala. Dinadaan mo kasi kami sa sorpresa eh. Saktong-sakto doon, no? Watch spam sa bycatrot para makalipat doon sa kabila. So, wala na naging takas whatsoever. Etong si Escalera. And how will TNC manage the next few minutes? Kasi tingnan mo naman yung engage from Sanfo! Makukuha pa nga ang kill dito against Hatred. Ito na yung play na gustong gawin ng TLPH. Bigla ang pagpasok doon sa mga pwedeng kuhanin laban sa TNC. And even yung mga, alam mo yung mga paglatag ng spawn, oh, very okay. On point para dito sa TLPH. Ito na yung Sanji na nakuha nyo man yung ilang mga pick-off sa kanya nung first few minutes of the game. Tumatapang na ulit siya. Kasi hindi na siya nalalayo doon sa mga taga-front. Hindi na siya dumalayo dito. We're seeing the San-San duo in action na ngayon ay sobrang nagkakasundulang sa kung anumang rotations ang gugustuhin nilang gawin. And for this next objective, nakaporma na rin agad ang Team Liquid para man lang siguraduhin na hindi din sila madadaan sa kung anumang gulat na gustong i-plano o gawin, i-execute ng TNC. Pero it seems to be na even for TNC, hindi naman kasi yun yung gagawin nila agad-agad. So meron silang na-manage kahit papano dun sa top lane pero diversion. Okay, si Kozen lang yung nag-appear na Pokemon no moment na yun. Panagkataon, nakasama si Hatred no moment na yun. Parang delikado yata para sa side ng TNC at napakaganda penalty zone dun sa may bandang gitna. Sasagurin din ni Sanford doon na wide charge. Pero yung ala kamuntika na doon si JP, si Heads medyo aaray lang din. Walang casualty. What? Kahit napakadami ng mga ginamit na skills dito ng ating dalawa teams. Oo, kaliwat kaanan ng mga ultimate yun ni na na-expend for both Team Liquid and TNC. Pero ni isa, wala tayo nakitang kawalan. Partida na lang, kamuntikan ang kill onto Escalera. Kaso nga lang, marireset lang yata ito ulit, Ate Chantel. Oh. Kasi hindi naman ito kinukumit eh. Oo, oh, grabe. Napakasakit sa bato kung ikaw yung turtle ngayon. Kanina ba ako nandito, pero parang kanina pa nare-reset ng dalawang teams natin. Unang turtle pa lang nung laban natin kanina. Ganto na yung parang pinapakita ng ating dalawang teams. And sino bang lamang, okay, kaka-clear na minion wave ni Kozen doon sa top. Medyo nagkaroon na ng gap. Oo, nakakuha siya ng mga 3 to 400 na lamangan onto Benny Cutie dito. Pero at the same time, kasi for Benny Cutie, di ba, ang gugustuhin niyan ay, dahil nga pinarioritize din naman niya yung Sky Piercer, ay maagang makarespawn, makakuha talaga ng mga pick-offs para dito sa TNC na so far ay pinaninintigan lang din naman ng TLPH. Pero how are we about to witness this next turtle objective? Sino mauna mag-engage? Ayun na nga si Heads muna! At nakita nga natin, si Heads pala yung target nila. Hayaan lang daw na gamitin yung penalty zone. Ay! Tapos deteretso pa ng wild charge doon. Double kill na para kay Cartiz. At medyo ba lalagpas lang. No moment na yun para makakatakas pa rin. Benny Cutie with a kill. Ginamit na yung Tempest of Blades. Hindi na yata dito. Pahihingahin pa ng side ng TLPH. Pipigil na pang makauwi. At eto na ang nagwawalang Benny Cutie na sumasama sa kanyang mga kakampi. Kozen mag-isa na lang natitira. May makukuha pang kill ato Sanji. Pero siya ang magiging ika triple kill ni Benny Cutie. At nakakuha ng kalamangan doon ng Team Liquid. Oo, biglang lumobo dito yung gold kanina. 1.7k na ang kalawangan niya na sa ng DLPH. At grabe naman talaga ang mga Bluetooth connected dito ni Kuya Carty. Napasilip lang. Silipin mo nga kung kumukuha ng purple. Sabi niya, sige. Ako na lang. Pero ganun din yung sabihin na nating mastery ng kanyang pagkakagamit dito sa kanyang Fanny. So abangan natin kung ano mangyayari dito sa ating probably mahaba-habang Lord Teamfight. I feel na evident ngayon yung naging pag-ensayo ni Carl TZ magmula nung sabi nga niya ay naging
siguro hindi siya ganun sa kampante nung previous din niya unang binalik ang Fanny at ipinamalas sa atin nung mga nakaraang buwan, di ba? Pero this time kasi hindi na basta-basta star point cable ang nakikita natin mula kay Carl TZ. Kumbaga mas may mga form na rin dito and mas may nakikita na tayo na synergy together with yung kanyang mga kasama. And dito pumapasok pala yung kinagandahan nung endless possibilities na manggagaling sa Team Liquid gaya na nabanggit ng ating mga kasama sa Infinix League Tambayan. It can be either JP going for the intake or Sanford. Either way, maganda ang magiging follow-up and mapoprovide na damage nung kanilang mga kakampi kasi ang daling mag-position ng mga spawn. Ang daling umikot-ikot kaya gamit ang si Betty Beauty basta't mapapabilis ang kanyang takbo. Nagkakitaan na doon sa may bandang middle lane habang si JP aalis doon at si Escalera pa nga ipipreheat niya. Ginamit na din yung penalty zone pero si Escalera makapatay pa rin. Si Edge mag-flicker out na rin. Ay! At ginamit pa nga yung flicker ni JP para makapatay pa ng isa si Betty Beauty habang nangyayari yun middle lane galing sa top lane kasi si Carl TZ nakaabot na rin. Pwedeng kumatok dito sa may middle lane. Pwede din na simulan yung Lord for TLPH. Nakakaba rin dito si Benny Cutie, ha? Ayan, ako may nag-TP. Diversion, diversion, may dalawa yan! Shutdown! Para dito kay Kozen at kay Hatred. At dadating pa nga ilan sa mga players dito na TXC. Pero monster kill na! Benny Cutie with a kill! At nagagalit na nga dito yung bagyo. Si Hatred hinahanap pa rin ng mga players dito na TLPH. Ay! Ang sakit! Ang sakit! Isang malaking bato winasiwas! At tumumba si Hatred ng ganun-ganun lang. Kontrolado na muli ng Team Liquid Philippines ang ating Lord Pit at may reserva pa palang Wild Charge sa Michael Moss! Grabe na talaga dito ang pinapakita pero hindi pa rin naman babawi dito ang side ng TNC dahil SPZYZ ay makukuha na rin. So tuloy-tuloy ang team fight na ginagawa dito ay engagement na ginagawa ng TLPH at dumating na tayo sa point na parang wala na talaga makakapag-contest para sa TNC. So malinis na pagkuha para sa Team Liquid PH ng Lord. Kahit pa napakataas nung playmaking possibilities or capabilities din ng TNC na hindi sobra reliant doon sa setups. Oo, pero meron pa kasi silang isa pang pwedeng kuhaan ng mga sorpresa which is yung global presence nga nila, yung diversion dito as well as yung pwedeng gawing control ni SPZYZ all over the map gamit yung link na patalon-talon lang naman ng lanes, kung control-control lang mayat-mayan kung anumang mga gusto nilang balansehin. Pero yung mga sagot ng Team Liquid, yung kanilang pagsasama-sama din ito, yung kanilang pagiging maagap na romesko sa mga kakampi nilang nararamdaman nilang naiipit. Hindi mapantayan. So far, no sorpresa ng TNC. Parang ano, konting taas lang ng balahibo. Parang nagre-react na rin dito yung Team Liquid PH. Siguro for TNC, pwede nalang gawin yung naging play nila kanina kung saan napatay nila si Carl TZ before the Lord. So, tinan natin kung ano mangyayari. Pumasok na naman dun sa may kita para makakaroon ng global presence. Pero nga si Hatred buhay pa rin. Habang nangyayari yung si JP, mapatay na rin. At sa may ilalim ng Tore, tektot ilalim ng Tore, biglang nakuntog. Dito yung bato. Napakakunat ng bato. At hinahamanap yung bato. At hinayaan na lang yung bato. Akala natin isa lang yung mag-wave, mag-clean up, yung uubos, yung kalmot. Pero meron pa yung bato. Yung bato ni Sanford. Grabe. Grabe yung damage, hindi nga winasiwas yung bato dun eh. Winasiwas, tapos nakita mo kung gaano kataas yung damage output. At kung ikaw ang TNC Pro Team ngayon ay kinakailangan mo na talagang magdoble ingat kasi hindi na natatakot ang Team Liquid na maghanap ng mga engages ngayon. Kahit naging kapalit kanina si JP, nakakuha pa rin sila ng kalamangan. Parang goods pa rin para sa kanila. No? Imagine, Sanford is at 409. If ever na mamatay na dito si JP before a teamfight, parang automatic na agad meron silang pang-sagot dito against TNC. But again, yung crowd control prowess ng TNC, parang yung pinaka-pinangahawakan nila. So mapapadaan lang si Escalera. Ako kahit ako. Ay! Napakitang wild charge. Headset's gonna be down. Doon sa may panalikod. Ginamit yung Tempest of Blades. Nakuha ng damage ngayon sa side ng TNC. At naiwan pa nga si Escalera doon. Si Atrit nakita na rin. Sanji with a kill. Nagkakahiwala yung laban natin, ha. Pero Kozen, kakayanin ba niya ito? Dalawa pa ang kanyang kinahaharap. At doon naman sa kabila, balik tayo! Kasi si Benny Cutie, legendary na! Dahil dyan, apat na players sa TNC ang patay. Pwedeng pumasok dito at diretsuhin ang TLPH doon sa may bandang gitna. At pwede rin naman naantayin nila pagkasira nito dumiretso doon sa may Lord. Yan ang pinakatanong natin dito sa ating laban. Kasi si Hed mabubuhay na, madedepensahan ba ito ni Kozen? Madedepensahan yata. Pamatay si Javid, mabubuhay na rin dito si Hed. At kita natin ngayon, double kill pa nga para sa kanya. At kinamit na yung
penalty zone. So two players down. Ngayon ang TLP H at two players, three players na ang buhay para sa side ng TNC. Kailangan pa ring respetuhin si Kozen. On this Ruby, ang taas ng kanyang sustain at talagang naligtas niya etong labang ito para sa kanyang mga kasamahan. Pero Sanford, mahanap siya rito ni Escalera. Makakaabot ba ang kung anumang setup na kanyang gagawin? Mukhang umabot ang Way of the Dragon. May kita natin kung secure kill. It's gonna be a shutdown pa rin niya kay FCCYC. Pero itutuloy, Escalera napatay pa rin. Ginawit na yung Tempest of Blades. So parang marereset yata at hindi ipipilit. At hindi itutuloy ng TNC na simulan yung Lord. Okay, hinga muna daw tayo. Timeout! Timeout! Para sa ating game number 2. Magpi-15 minutes pa lang tayo. Pero ang kill score po natin ay tumataginting na 23-11. Grabe, 23 plus 11 ay 34. Wow! Habang sinasabi mo yan, nagko-compute na ako. kaya hindi ko rin tinotal kasi hindi ko rin kaya. At kahit ganun, no, malaki yung agwat, di ba? Parang plus more than 10 yes. Yung kills dito ng TLPH sa TNC. 3.9k lang yung kanilang gold lead. So, parang si Kozen yata dito ay pinaka-panghahawakan nila. Meron ng si Halberd. Yes. So, yung kaninang depensang ginawa ni Kozen, isa lang yun sa napakaraming pwedeng mangyari, napakaraming posibilidad na makakapag-turnaround dito sa ating nagiging laban. Pero TLTH, it seems like they're bursting down the lower objective! Kanino nga ba talaga mapupunta? Pero bago yun, meron pang T5 na! RGC ang makakakuha niyan! At nalundungan pa nga si SCCYC Escalera, uti-uti nang mawawala ng buhay. Gagamit na yung cheat code to, pero triple kill na para dito sa bagyo. At isa lang natitira para sa side na TNC. Mukhang wala na kaya tayo defense at mahihirapan pa sila dahil merong minion wave. That's it para dito sa TLPH. Unang laban, panalo agad. Tatapusin na ng Team Liquid.